Dismayado ang higit sa dalawang daang OFW sa kasong sinampan nila laban sa kanilang kumpanya sa Saudi. Usat pagong pangaraw o nangaraw ang kaso, hindi pa inaasikaso ng mabuti ng labor office natin. Doon, may balitang binali si Jeff De Leon. Tinutulungan po kami ng consulate pero hindi sapat. Ang kinakailangan po namin, kung kinakailangan ay gobyerno sa gobyerno, pinakamataas na highest na government to government ang mag-usap para sa aming kaso dahil kami po ay nasa 200 mahigit na Pilipino. Naghihimutok ang mga manggagawang Pinoy dahil hindi raw nabibigyan pansin ng polo ang kanilang kaso na usad pagong sa bagal ng takbo. Depensa ni Labor Attaché Vicente Cabe ng polo, habang hinihintay ang susunod na hearing sa Pebrero, kanilang itatranslate ang mga individual offer na inanda ng abogado sa wikang Arabo ng hospital management sa bawat empleyado na nagsampa ng kaso para habulin ang kanilang unpaid wages at end of service benefits. Primary commission has given us this opportunity to still reach an agreement if we can. Pero nadismaya ang karamihan sa mga manggagawa nang makita nila ang nilalaman ng English translation. Paano ba naman, bukod sa maling computation, tadtad ng di maipaliwanag at di makatotohanan na deductions ang nakasaad sa bawat offer. Umaasa sana sila na sa konting diferensya sa kanilang financial claim at offer ng pinasarang ospital ay magkareglo na sila ng kumpanya. Si Rowena Cardines, nurse, hindi makapaniwala na 3,600 reals o katumbas ng 40,000 piso lang ang tatanggapin niya sa loob ng 19 na taon. 15 years in service po ako sa Al-Ansar. Isa po ako sa pioneer din. Si Ramon Claraval, 26 na taong nanilbihan bilang driver, nakasuhan pa ng bad behavior na mariin niyang itinanggi. May hinanakit din siya sa konsulado at polo. Consulate natin dito, walang ginagawa. Sa totoo na lang, lalo ng silokanong abogado natin. Nakakainit ang ulo talaga. They cannot accommodate us earlier because there are also, like they said, other cases that they are attending to. Napilitan na lang tanggapin ni Paulino Morales, isang medical records filer, ang alok sa kanya dahil hindi naman kalakihan ang claim niya. 6,000 dapat ang magpunga ko, sir. Okay. Ang figure daw ang claim niya? Pumayag na lang sa 3,500 na pagkasunan. Kunting diferensya na lang. Pero para kay Rodolfo de Dios, hindi siya papayag na masayang ang 26 na taon na pinaghirapan niya bilang worker sa laundry department. Layata, walang magandang patutunguhan ang aming kaso dahil sa ang aming pong amo ay maraming koneksyon sa gobyerno. Mariing sinabi ni Edith Valley, dietitian, na ang pagpapasara sa tatlong sangay ng Al-Ansar Hospital ay hindi dahil sa kanila, kundi dahil hindi sumusunod ang ospital sa mga patakaran ng Ministry of Health. Ano man po ang aming kasalanan na hindi kami na-close dahil sa amin, hindi ah. Na-close dahil hindi sila marunong sumunod ng patakaran ng MOH at saka sa legality ng Saudi Arabia. Dagdag pa nila, hindi sapat ang ginagawa ng mga opisyal ng konsulado at polo para sa kanilang kaso. Dahil ang nangyayari sa Primary Commission for Labor Dispute ng Saudi Labor ay isinasalin lang sa ating lengguahe ng interpreter ng polo ang anumang sabihin ng abogado ng kalaban at ng Primary Commission. Kaya naman abot-abot ang kanilang panawagan na tulungan silang pabilisin ang paglutas ng mga kaso. Mr. Presidente, Yajamar Binay, sana po batulungan mo kami sa aming problema. Ted Paynon, tagad-waray ako. Tabangi daw ako. Ito po ay aming pinaglalaban para sa hindi lang po sa aming mga sarili, kundi sa mga darating pang magkakaroon ng kaso dito sa Saudi Arabia, nananatili ang mga kaso ay naka-impact lamang. Kung noon na malaki ang pondo para sa OFW legal assistance ng dating gobyerno, ngayon ay halos kalahati ang binawas. Meron pa kayang maaasahan ng ating mga bagong bayani na humingi ng ayuda sa mga ganitong gipit na kalagayan? Nagbabalita sa Middle East, Jess De Leon, Jeddah.